ang kalusugan, tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya. Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, limang pulis na sinasangkot sa paglukot sa isang opisyal ng isabong sa Laguna, pinasisibak na sa serbisyo. Ilang lugar sa Bicol at Samar lumubog sa baha. Dagdag singil sa Meralco nagbabadiya sa unang buwan ng 2023. Suspendidong Bucor Chief Gerald Bagtag, balakasuhan ng dalawang inmate matapos umano silang saksakin ng malasing siya. Immigration Lookout Bulletin Order inilabas na laban kay Bagtag at dating Deputy Director General Ricardo Zulueta, kaugnay naman sa kaso ni Percy Lapid at Jun Villamor. Bangko Sentral hinikayat ang mga ninong at ninang na ipasa ang aginaldo sa e-wallet ng inaanak imbis na mamahagi ng cash. Kung bakit, alamin. At mga bagong programa ng ABS-CBN sa 2023, silipin phenomenal love team na Don Bell, bibida sa kanilang kauna-unahang serye. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Ang nakikita po ninyo ay ang sitwasyon ng traffic sa bahagi po naman ng Rojas Boulevard. Ang nasa kanan po ng inyong screen ay patungo ng Quiapo sa Maynila. Medyo mabagal po ang mga pag-usad ng trapiko habang ang nasa kaliwa ay papunta po ng Pasay, Cavite. Narito naman po ang usad ng trapiko sa EDSA Balintawak northbound papuntang Monumento. Napakabagal, halos hindi po umuusad. Magandang gabi, bayan! Pinasisibak sa serbisyo ang limang pulis na sinasangkot sa pagdukot sa isang isabong executive sa Laguna. Ang mga kaanak po naman ng ibang nawawalang sabungero, umaasa pa po na buhay pa ang kanilang pamilya. Nagpapatrol, Michael Delizo. Kung may hihilingin si Aling Marilyn ngayong Pasko, yan ang makauwi na si Glenn Arzen Germar na magdadalawang taon nang nawawala kaugnay ng isabong. Kung buhay man si Glenn nga, sana ipagkaloob na sa amin kasi yung isa kong anak, kinuha na ng Panginoon natin. Ito si Glenn, sana makabalik sa amin. Malaki ang pag-asa ni Aling Marilyn na buhay pa si Glenn. Pero para kay Justice Secretary Boying Rimulya, maaring iba na ang kinahinatnan ng mga nawawalang sabungero. I wouldn't even want to call them anymore missing sabungeros, but probably dead sabungeros. The probability of them coming out is not very high. Very sad thing, but it's true. The probability of them not appearing is very high. They all disappeared under the same circumstances. All the cases are analogous to each other. Para sa mga pamilya, hanggat walang bangkay, may chance ang buhay pa ang kanilang kaanak. Ito rin ang tingin ng PNP at hindi pa umano sila tumitigil sa paghahanap at pag-iimbestiga. We are still treating this them, the 34 are still missing dahil wala pa naman po talaga tayong proof of life na nakukuha at na-obtain to give us an indication na patay na nga po itong mga ito. Umaasa pa rin po tayo na buhay pa rin po itong 34 na katao na ito. Hindi lang dito sa atin. Samantala, pinirmahan na ni PNP Chief General Rodolfo Asorin Jr. ang dismissal order sa limang pulis na sangkot sa umano'y pagdukot sa isabong executive sa San Pablo, Laguna noong August 30, 2021. Ito'y kasunod ng rekomendasyon ng PNP Internal Affairs Service dahil sa grave misconduct. Nitong Lunes, sinabi
sinabi rin ng Department of Justice, nakakasuhan ang 3 sa 5 pulis na natukoy sa pagdukot sa online sabong master agent na si Ricardo Lasco. Sinasabing nagpanggap na NBI agent ang mga pulis at nagkunwaring maghahain ng arrest warrant kay Lasco dahil umano sa kasong estafa. Hindi na nakita si Lasco mula noon. Yung 5 po na na-involved po dito ay nakakitaan po ng substantial evidence doon po sa kanilang admin case at ang recommendation po sa kanila ay dismissal from the service po. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP Calabarzon ang 5 pulis. Bibigyan sila ng 15 araw para iapila ang parusa sa oras na maisilbi sa kanila ang dismissal order. Michael Delizo, ABS-CBN News. Lalubog sa baha ang bahagi ng Bicol at Oras sa Eastern Samar dahil po sa malakas na pagbuhos ng ulan. 3 mangingisla naman ang sinagip mula sa lumubog na bangka sa Davao Occidental. Nagpapatrol, Irene Perol. Halos hindi na makita ang mga palayan sa Lagunoy, Camarines Sur dahil sa baha nung Lunes. Umapaw ang tubig hanggang sa kalsada. Higit 100 residente sa Barangay Santa Maria ang inilikas, lalo't malapit sila sa ilog. Nagkaroon po kami ng forced evacuation sa aming barangay dahil po sa walang tigil na pag-ulan. Yung mga evacuees namin ay nandun na sa evacuation center. Binaharin ang barangay Dahat. Pahirapan sa pagdaan ang mga tao, pati mga motorsiklo at bisikleta. Bahagyang humupa ang baha Martes ng umaga, pero nasirang isang tulay na nagdudugtong sa Barangay Gubat at Himagtokon. Nagkabit ng lubid ang mga taga-MDRRMO para magsilbing tawiran sa paghahatid ng relief goods. Pero pinagbawalang dumaan ang mga residente sa lubid dahil delikado. We have contacted yung project engineer sa Subago. They're sending their assessment team din and yung equipments para temporarily marimedyuhan ito. Kahit peligroso, inakyat ng isang ginang ang hagdanan na inilagay sa nasirang tulay para makatawid. Kailangan kasi siyang isakay sa ambulansya, lalo't manganganak na. Rumisponde ang Municipal Engineering Office sa landslide sa Barangay Sipi sa Daraga Albay. Natabunan ng gumuhong lupa ang isang tricycle. Binahari ng ilang bahagi ng Albay at Camarines Norte. Pinasok ng baha ang Alcoba National High School sa Barangay San Isidro sa Bulan Sursogon noong Lunes. May nasira ring spillway sa Barangay San Ramon sa Bulan. Suspendido pa rin ang biyahe ng maliliit na pampasaherong bangka sa Quezon. Binaha naman ang Barangay Kadian at mga karatig lugar sa Oras Eastern Samar. Sa Malita, Davao Occidental, nasagip ng Philippine Coast Guard Substation sa Malita at mga rescuer ng MDRRMO ang 3 mangingisda mula sa lumubog na bangka nitong Linggo. Ayon sa Coast Guard, hinampas ng malakas na alon at hangin ang 2 bangka kaya lumubog. Irene Perol, ABS-CBN News. Pinaghahanda na ng Meralco ang mga consumer sa pagtaas ng singil sa kuryente dahil isa na namang refund ang mawawala sa bill sa January 2023. Bukod pa riyan ang epekto ng mas mahal na supply ng kuryente dahil po sa pagkalas sa kontrata ng isang planta ng San Miguel bilang supplier ng mas murang kuryente sa Meralco. May disconnection notice na sa Meralco sina Aling Lolet dahil sa may git 5,000 pesos na bayarin. Dahil nagkasakit, umaasa na lang si Aling Lolet sa mga anak para mabayaran ang lahat ng bill sa kuryente at tubig na nakatakda ring tumaas pagpasok ng bagong taon. Bahala na po yung mga anak ko. Titipid na lang. Yung rep ko kapag gabi binubunot na lang para makatipid ng magdamag. Ang kapitbahay niyang si Risa, hindi na alam kung saan pa magtitipid at kung paano didiskartehan ang inaasang pagtaas sa singil sa kuryente at tubig. Sa ngayon po, hindi ko pa po alam yan kasi iniisip po namin ngayon ang pinaganda namin, pagkain namin po sa araw-araw, pagpaabaon po sa mga anak, sa anak, sa pag-aaral nila, tapos itong darating na Pasko, New Year, wala pa nga po kami panghanda eh. Sa ngayon, hindi pa masyadong pinapansin ng karamihan sa mga consumers ang mga paparating na bayarin dahil aligaga ang lahat sa kasiyahan ng Pasko at bagong taon. Pero ngayon pa lang, nagpapaabiso na ang Meralco na may nagbabadyang dagdag singil sa kuryente sa unang buwan ng 2023.
Tapos na kasi sa January ang isa sa tatlong refund na 28 centavos at mararamdaman na rin ang epekto ng mas mahal na supply ng kuryente dahil sa pagkalas ng isang planta ng San Miguel bilang murang supplier ng Meralco matapos makakuha ng temporary restraining order sa Court of Appeals. The impact of those two factors will really weigh heavily on what the final billings of Meralco customers will be. Pero pati ang Meralco, umapila na rin sa CA na tanggalin ang TRO dahil negatibo ang epekto nito sa mga consumers. Para na rin sa proteksyon ng publiko sa posibleng maging dulot, di ba, ng dagdag singil sa kuryente. Na alam naman natin ngayon na as much as possible, kung maaari lang talagang control natin yung presyo sa kuryente. Dahil sa TRO, napuwersa ang Meralco na pumasok sa Emergency Power Supply Agreement sa isang planta ng Abuitiz sa presyong halos 6 pesos kada kilowatt hour, hindi hamak na mas mahal kumpara sa kontrata ng San Miguel na nasa 4 pesos at 30 centavos lang. Ang dehado sa lahat ng ito, ayon sa grupong Power for People Coalition, ay ang mga consumers. Basically, isa siyang hold up eh. Kasi, kumbaga, walang choice. Either wala kang kuryente o mahal na kuryente. Right? So, at hindi makakapamili. Hirit ng grupo, hindi dapat consumer ang sumalo sa diferensya ng presyo. Obligasyon ng San Miguel doon sa pinasok ng financial contract with Meralco na kahit saan niya isosource, okay lang yon. Hindi naman kasi nakatali doon sa dalawang planta niya eh. So ibig sabihin, kung mayroon mang difference, dapat lang pasanin niya yon at huwag ipasa sa electric consumers. Una nang sumulat ang Meralco sa South Premier Power para singilin ang diferensya ng presyo ng kuryente sa spot market at sa natigil na kontrata. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na mas lalawak ang serbisyo ng Philippine Air Force sa ilalim ng bagong leader na si Major General Stephen Pareño. Nangako rin ang Pangulo na ipagpapatuloy ang modernization program ng Sandatahang Lakas. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Mataas na kalidad ng serbisyo, transparency at accountability ang ilan sa pangakong isusulong ng Philippine Air Force sa ilalim ng liderato ni Major General Stephen Pareño, ang bago at 39th na commanding general ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Our true measure of success is not how much we promise, but how much we deliver for those who need us most. Excellence will be my personal standard. Ethical behavior and core values will be at the anchor of my leadership. I will lead by example. We should carry out the most important mission essential tasks and programs in the right way without wasting time and effort. Si Pareño ang salutatorian ng Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991. Nagtapos naman siya bilang top 3 ng kanyang klase sa Philippine Air Force Flying School noong 1993. Sa kasagsagan ng gera laban sa mga terorista sa Marawi noong 2017, si Pareño ay isa sa mga flight commander ng mga C-130 flights na kumuha ng mga logistics assets mula sa Guam at Arizona para masigurong hindi mapapatid ang operasyon ng militar laban sa Maute Group. Kaya naman sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumpiyansa siya na dekalidad na serbisyo ang maibabahagi ng Air Force sa ilalim ng bago nitong leader. I am confident that under your leadership, the Philippine Air Force will sustain its ongoing initiatives and achieve new heights in responsive service delivery for the country and for the people. I hope that under the leadership of our newly appointed commanding general, the Air Force will continue to strive for honor, for excellence as you fulfill your mandate to our country and to our people. Pinasalamatan din ng Pangulo ang 38th Commanding General ng Air Force na si Lieutenant General Connor Anthony Canlas para sa kanyang naging pagseserbisyo. During your tour of duty, the country saw a Philippine Air Force that is credible and responsive, made possible through intensive modernization efforts, improvement of our integrated air defense system, regular conduct of aerial intelligence and reconnaissance missions, conduct of humanitarian assistance,
and disaster response and the launching of Flight Plan 2040. I hope that your service to the country over the past years has given you a sense of purpose and fulfillment as a soldier and as a Filipino. Nangako din ng Pangulo na ipagpapatuloy ng gobyerno ang modernization program hindi lamang para sa Air Force, kung hindi para sa buong sandatahang lakas ng bansa. Katrina Domingo, ABS-CBN News. O kapamilya, nakabili na ba kayo ng inyong damit na pamasko o pangregalo? Kung hindi pa, pwede niyong puntahan ang mga tiyangge sa Taytay Rizal at live nagpapatrol si Ara Perez. O Ara, bakit ba tinatanggilik ang mga tiyangge dyan? Karen, para sa pamunuan ng Taytay Mega Tiyangge, abot kaya kasi at dekalidad yung mga binibentang damit dito. Pwede yan mga panregalo o para sa personal na gamit. Nariyan din yung mga tsinelas, accessories at iba pang mga proud na tatak Pinoy. Mula Pangasinan, bumiyahe ng 5 oras ang magkapatid na Ivy at Clarel papunta sa Taytay Rizal. Ang pakay nila, mag-shopping ng mga panregalo at pang-online selling na damit. Nakarating po kami bago mag-7. Worth it doon kasi mura raw po yung mga biliin dito. Masaya ma'am kasi parang normal na, tsaka nakakalabas na yung mga tao. Si Maricar, bitbit ang mga kaanak mula Cavite para mamili ng mga pang-reunion at panregalo. Basta makakatipid naman kami kasi mura dito eh, wholesale, ganun. Gano'ng kahaba pong biyahe nyo? Wow, parang 3 hours. Commute lang kami. Kung ang stall owner na si Ria nang tatanungin, patok na puntahan ng mga mamimili ang tiyangge rito dahil sa iba-ibang dekalidad na lokal na produkto. Pwedeng bumili ng isahan o maramihan. Dito murang-mura po talaga yung mga paninda namin kasi mga sariling tahi po talaga yun ng mga taga-Taytay. Pag bumili ka ng 3 piraso, wholesale na yung considered. Tapos pagka-retail, isa lang naman yung nagustuhan mo. So add 10, di ka na rin lugi. Di kalidad kasi. Bumibili nga tayo sa mall, bumibili tayo yung mga Bangkok. Diba? Suportahan natin yung atin. Sa halagang 50 pesos, makakabili na ng mga panregalong blouse, shorts o t-shirt. May 100 pesos pataas na mga dress, mga ternong pambata, accessories, bag at iba pa. Ayon sa pamunuan ng Taytay Mega Tiyangge, umaabot na sa 100,000 kada araw ang tao rito. 6 a.m. pa lang kasi, pwede nang makapamili. Tuloy-tuloy na yan hanggang gabi. Maaga kami nag-open, 6 o'clock na morning. 6 to 6 ang open ng tiyangge namin. Depende rin naman sa flow pa rin ng tao. Doon ka rin nagre-rely din kami doon. Pag madami ba, hindi pa rin kami masyado nag- Para sa mga hahabol, bukas pa hanggang 9 to 10 p.m. yung ilang mga stalls dito sa iba't ibang tiyangge dito sa Taytay. Ang tips naman para sa mga mamimili, pumunta sila ng mas maaga para mas makaikot sila at mas makapamili. Karen? Maraming salamat, Ara Perez. Ibinunyag na sa publiko ang bagong korona ng Miss Universe. Ang halaga nito, tinatayang aabot sa mahigit 300 million pesos. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Simbolo ng kabutihan at pag-asa. Ito ang koronang force for good na siyang susuotin ng bagong Miss Universe sa January 2023. Gawa ng luxury company na Mawad. Tagtad dito ng 110 carats ng blue sapphire at 48 carats ng white diamonds. Miss Universe winner year 2022, you would be able to have the crown here and is 200 million. Which is about almost 6 million US. Nakarating na sa Amerika ang pambato ng Pilipinas na si Celeste Cortesi. Bago umalis, bumuhos ang suporta sa Phil Italian Beauty Queen sa kanyang official send-off at 24th birthday party. Miss Universe Philippines, can you tell us why we should select you to be the next Miss Universe? I've always wanted to join this competition with a purpose. Being a real, authentic, and being relatable to people. I believe that I'm not scared of showing my vulnerability. I'm not scared to talk about my experiences. I believe that Miss Universe doesn't have to be someone that is unreachable, but someone that has to relate to people. And I know that I am that kind of person.
Nasa akin pa rin ang corona. Idraos ang 71st Miss Universe pageant sa January 14, 2023. Mabuhay! I am Celeste Serabimbi Cortesi, proud to represent the beautiful islands of the Philippines. At mapapanood ito sa Kapamilya Platforms. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, alkalde ng Malayaklan nanindigan na hindi banta sa buhay ang mga nakitang sinkhole sa Boracay. At Ateneo Blue Eagles na bawi ang corona sa UAAP Men's Basketball mula sa UP. Abangan ang iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Sa pwesto ang isang pulis sa lungsod ng Maynila na umano'y nagbanta at naglabas pa ng baril sa isang grupo ng mga estudyanteng atleta nung nakaraang linggo. Nagpapatrol, Raya Capulong. Hindi inakala ng mga miyembro ng USD Judo Juniors na ang kanilang kasiyahan matapos manalo sa isang tournament ay mapapalitan pala ng takot. Pasado alas 9, naglakad sa Waning Street sa Sampaloc, Maynila, ang mga miyembro ng Judo Juniors team. Nakasabit pa sa kanila ang napanalunang mga medalya at winawagayway ang mga tropeyo nang sumita at lumapit sa kanilang grupo ang isang pulis. Paglakad pa namin, gaya nga sabi ko, sa USD area pa rin po kami, nakita po namin mga fellow Tomasians po namin. So nag-cheer po kami ulit. May sumigaw po ulit. Tinigyan po namin, kala namin sa una, parang sasabihin na kami congratulations, parang ganun. Kasi offer, tapos parang agresibo agad. Pumunta siya sa akin, parang sinasabi, din na kayo, dahil sa mobil, samahan niyo po. Doon pa lang, parang medyo natakot na kami. Kwento ng mga atleta, binantaan umano sila ng pulis. Di namin talaga alam gagawin. Kaya nag-stay put lang po kami sa area na yun. Sinasabi ko na lang, usap na lang po tayo dito, kuya. Kasi hindi po safe dun sa gusto mong pumuntang area. Tapos yan na, parang lalabas na siya ng mga posas. Tapos, ayun na, bird. Nagpanic po talaga kami nun. Kasi di talaga namin alam yung gagawin namin. Of course, bata kami. Pinagharap sa barangay hall ang mga magulang ng mga atleta at ang pulis. Paliwanag ng pulis, natakot lang siya sa mga bata. Tinutuway ko po sila, ayaw nila pakinggan. Tapos pinapatigil ko po sila, ayaw po nila tumigil. Ngayon, nung makalampas po ako sa kanila, pinapaano ko lang po para dun tayo sa ano, sa movies, para mapaliwanagan ko kayo ng maayos, para masabi ko sa inyo na yung ginagawa nyo ay paglabag sa ordinansa ng Maynila. Anong intention mo at nilabas mo yung baril in the first place? Natamot lang po kasi... My goodness! Natakot ka, naka-uniform ka! Kaya nga po, humihingi po ako ng paumanhin. Hindi! Dahil, sorry! Ako, we cannot do that. Ngayon, matatakot na sila sa police officer dahil sa ginawa mo. Bata pa yung mga yan! Ayon sa Manila Police District, na-relieve na sa pwesto ang police. Sinamahan na po natin yung magulang ng mga parents ng mga bata sa Manila Police District Women's Desk kasi mga underage po ito. So, nag-file na sila ng complaint. Then,
nirelieve na rin po natin sa pwesto yung pulis natin, sir. Paalala ng MPD sa mga pulis na sumunod sa police operational procedure. Desididong magsampa ng reklamo ang mga magulang ng mga atleta. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Dumarami ang mga nagkakatrangkaso ngayong maulan at malamig ang panahon. Ayon po sa Department of Health, paano nga ba ito naiiba sa sintomas ng COVID at paano maiiwasan ang hawahan nito? Alamin sa pagpapatrol ni Vivian Gulia. Kasabay ng malamig at maulang panahon, nauuso rin ang flu o trangkaso ayon sa Department of Health. Dulot ito ng pagpasok ng influenza virus sa respiratory tract ng isang tao. Halos pareho ang sintomas nito sa COVID, tulad ng lagnat, pananakit ng ulo, sipon, ubo at pamamaga ng lalamunan. Pwede ring makaranas ng pananakit at panghihina ng katawan ang mga may trangkaso. Kung may ganitong sintomas, payo ng DOH, magsuot ng face mask, limitahan ang pakikisalamuha sa ibang tao, magpahinga at kumain ng masustansya. Obserbahan din ang sarili, kumonsulta sa doktor sa pamamagitan ng telemedicine at para makasiguro, magpa-test na rin kung may COVID. And this primarily is because of the change in weather. Pag nagpapalit po ang weather ng bansa, nagkakaroon na mas maraming tao na mas nagiging vulnerable to this kind of illnesses. Ayon sa DOH, may libreng COVID test sa health facilities ng mga lokal na pamahalaan. Pwede ring sagutin ng PhilHealth ang gastos sa COVID test sa mga ospital. Kapag ka naman may mga sintomas ang isang pasyente, maaari namang antigen ang gamitin natin kasi accurate siya kapag gano'n. Pero may RT-PCR din po tayong ino-offer. Ngayong kabi-kabilaan ang mga pagtitipon sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, payo ng DOH sa publiko, maging mas maingat para maiwasan ang hawaan, mapatrangkaso man o COVID. Tulad ng COVID, nakukuha ang trangkaso kapag nakalanghap ng droplets mula sa pagbahing, pag-ubo o pagsasalita ng taong may naturang sakit. Pati na rin sa paghawak sa mga bagay na nalagyan ng sipon o plema, kung maihawak ito sa mata, ilong o bibig. Ayon sa DOH, para maiwasan ang trangkaso, iwasang lumapit sa taong may sakit, ugaliing maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, at magpabakuna laban sa influenza taun-taon. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Nabawi ng Ateneo ang corona sa UAAP Men's Basketball Championship. Dikdikan po ang laban pero sa huli na naigang Blue Eagles kontra sa defending champions na UP Fighting Maroons. Magpapatrol, Jack Bataliones. Sa ikalawang pagkakataon ngayong 2022, muling nagtapat sa UAAP Men's Basketball Championship ang Ateneo de Manila Blue Eagles at ang Season 84 champions na UP Fighting Maroons. Game day it is! Simula pa lang ng Game 3 sa Araneta Coliseum, umarangkada na ang Ateneo. Siyam na puntos ang kanilang buena mano sa pangunguna ng point guard na si Fortsky Padrigao. Ramdam ng UP Fighting Maroons ang kawalan ng kanilang star forward na si Xavier Lucero na nagtamo ng injury sa Game 2. Short jumper, which reads 2 seconds. 15-footer. Got it! Ang halftime score, lamang ang Ateneo, 47-32. Dumikit ang UP sa fourth quarter sa tulong ng apat na dikit-dikit na puntos ng point guard na si Harold Alarcon. Pero sa huli, lumayo ang Ateneo sa tulong ng mga free throws ni BJ Andrade. Bago matapos ang laro, pinapasok si Xavier Lucero para sa technical free throw. Binigyan siya ng pagkakataon na makapagpaalam sa kanyang mga fans sa huling laro niya para sa UP. Ang final score, 75-68. Nakuha ng Ateneo ang kanilang ikalabing dalawang titulo sa men's basketball sa UAAP. Ayon kay Ateneo coach Tab Baldwin, hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan ngayong taon. I had a lot of stress this year worrying about, you know, the letdown that a lot of people would have because you can't say this team
surpassed all belief in them without acknowledging the fact that people didn't believe in them. Ayon naman sa UP Fighting Maroons. This year, we came up short, pero definitely asahan nyo next year we'll come back stronger. Iniuwi ni Ange Kwame ang Finals MVP trophy. Isang magandang pagtatapos sa kanyang karera sa UAAP. Jack Batallones, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, suspendidong Bucor Chief Gerald Bantag, balakasuhan ng dalawang inmate matapos umano silang saksakin ng malasing ito. At tradisyon ng pagising sa mga nagsisimbang gabi sa tulong ng isang banda, nagbabalik sa Cavite matapos matigil ng pandemya. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Balikan nga po natin ang sitwasyon ng traffic sa Ross Boulevard. Ang nasa kanan na inyong screen ay papuntang Quiapo, Maynila. Habang nasa kaliwa naman po ay papuntang Pasay, Cavite. Medyo masikip ay yung papuntang Quiapo. Oh, medyo matraffic ha. Narito naman ang usad ng traffic sa EDSA Balintawak northbound. Papuntang Monumento. Eh, mukhang hindi na po gumagalaw. Dahil siguro nagsa-shopping ating mga kababayan hanggang hating gabi ang operation ng ilang mall. Balak sampahan ang kaso ng dalawang inmate na suspendidong Bureau of Corrections chief na si Gerald Bantag. Ito'y dahil sinaksak umano sila ni Bantag nang minsang malasing ito. Ang kanyang deputy naman na si Ricardo Zulueta, binayaran umano ang mga inmates para manahimik. Nagpapatrol, Mike Navalio. Ipinakita ng dalawang gang leader na bilibid inmates sa media nitong Lunes ang mga sugat na tinamo ng sinaksak umano sila ni suspendidong Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag nitong Pebrero. Si alias Greg sahita ang peklat, samantalang si alias Michael naman sa kamay tinamaan. Kwento ni Greg, alas 11:30 ng February 1 nitong taon nang ipatawag sila ni Bantag na lasing na umano noon at nakikipag-inuman sa ibang inmate. May hawak umunong patalim si Bantag nang lapitan si alias Greg at idiniin ito sa kanyang dibdib. Una, pinunit niya yung damit ko dito eh. Opo, yeah. Pinunit niya eh. Iniyaan ko lang, akala ko punitin lang yung damit ko dito. Pagkasunod, yung Chris, tinutok dito, diniin sa akin eh. Sa sobrang sakit, inawakan ko yung, ano, yung patalim na hawak niya, yung Chris. Ginanon ko doon siya nagalit sa akin. Sa sobrang galit niya sa akin, pagsaksak niya dito, sahita ko. Agad dinala si Greg sa ospital. Si alias Michael naman, nilapitan din at hinawakan ng kamay bago ito saksakin. Hindi lang ginanyan, King. Talagang diniin. Sabi-sabi niya, papatay na kita. O, diniin niya po. O, tinuloy na po. Diniin niya. Mga ganyan po, tumagos. Wala na po eh. Paralyzed na eh. Halos, gabi-gabi, halos namamanid po. Wala umanong nagawa ang mga inmate dahil sa takot kay Bantag. Lahat ng ito nasaksihan umano ni dating Bucor Deputy for Security and Operations na si Ricardo Zulueta. Kinabukasan, binigyan umano sila ni Zulueta ng tig 50,000 piso. Dinukot siya yung sobre. Nabot siya amin. Eh, ayaw po namin tanggapin. Siyempre, parang ano. Kung tinignan ko, pera, pera lamang po. Yun ay para sa katahimikan namin, manahimik kami. 50,000 po. 50 din po. Eh, kung di nyo tanggapin to, mas lalo kayo maiipit dito. Siyempre kami, no choice kami, bilang inmate kami, nangyari na nga eh. Siyempre ang ginawa na namin, tinanggap na namin kahit masama man yung loob namin sa nangyari. Sipin mo,
katuwang din sa Bukor, ilang taon ako, 20 taon, pero nangyari pa sa amin na wala kaming kasalanan. Ayon kay Bukor OIC Gregorio Katapang Jr., hindi pinilit ang mga inmate na magsalita dahil sila mismo ang gustong maghain ng reklamo laban kay Bantag. Ngayong linggo balak ihain ang reklamong kriminal habang magsasampa rin ng mga kasong administratibo sa Office of the Ombudsman. Sa lahat ng nilalabas kong ebidensya, hindi ito planted. No? Ito evidence-based. Wala naman tayong pinaplant dito. Sila naman, poproteksyonan namin para sa ganun na ma-assure naman sila na hindi sila pwedeng saktan ng kahit sino man. Bukod kay Bantag, dawit din si Zulweta sa mga kakasuhan dahil nandoon siya noong mangyari ang insidente. When the two PDLs were being hurt, he was present and he did not do anything to stop the torture or the human rights violation happening inside the office of Bantag. Kasama rin sa reklamo ang pagpapasok umano nila ng kontrabando sa Bilibid. Sinubukang kunan ng ABS-CBN News ng pahayag ang kampo ni Bantag pero hindi pa sumasagot ang kanyang abogado. Ayon naman sa abogado ni Zulweta na si Attorney Lauro Gakayan, hindi pa sila makakapagkomento sa mga alegasyon kung hindi pa nila nakikita ang mga reklamong pinanumpaan. Pero kahit pa ipagpalagay na totoo ang alegasyon, hindi umano ilegal kung kinatawan ni Zulweta si Bantag sa pagsisettle ng civil aspect ng kaso para hindi na ituloy ang paghahabla. Pinapayagan umano ito kahit makarating na ang kaso sa korte. Wala umanong masama sa pagsisettle ng kaso lalo't kusa namang tinanggap ang bayad. Hindi pa rin napag-usapan ni Attorney Gakayan at Zulweta ang hinggil sa mga ligasyon tungkol sa mga kontrabandong ipinasok umano sa Bilibid. Mike Navalio, ABS-CBN News. Samantala, naglabas ng Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order para kina suspended Bukor Chief Gerald Bantag at ang kanyang dating deputy na si Ricardo Zulweta. Ayon sa Bureau of Immigration or kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, ipinatupad ng lookout order noong December 9. Sa ibang balita naman, tuloy ang tradisyon ng simbang gabi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kasama na rito ang pag-iikot ng banda sa Imus, Cavite tuwing madaling araw. Nagpapatrol, Jose Carretero. Alas tres pa lang ng madaling araw, nag-iikot na ang banda sa mga kalsada ng Imus, Cavite. Sila ang Youth Symphonic Band na naatasang manggising sa mga magsisimbang gabi. Isa ito sa mga tradisyon ng Imus, kaya ang founder ng banda na si Lolo Abdoncito na 83 anyos, masaya na muli silang naimbita para ipagpatuloy ang tradisyon na natigil dahil sa pandemya. Masaya. Hindi mo mapini ang kasayaan palagi pang ang kasama mo yung mga bata, mga natutok sila, mahapin-hapin ka. Dagsa ang mga dumadalo sa Misa de Gallo sa Imus Cathedral. Matapos ang Misa, diretso ang marami sa Imus Park para makita ang nagagandahang dekorasyong Pamasko gaya ng giant Christmas tree at mga pailaw. May libreng bibingka, puto bumbong at sumandalia doon para sa mga dumalo sa Misa de Gallo. Masarap po, tsaka tulong na po ito para sa mga galing nagsimba po. Masarap po pang-almusal galing sa simbang gabi. Masaya ho kasi may libreng tsuman. Mabigyan ng konting benepisyo ang mga taga-simba at also para matulungan din ang mga small business owners na makaahon galing sa pandemic. Ikinatuwa ng maraming taga-Imus ang muling pagbuhay sa tradisyon. Magtatagal hanggang sa 24 ang libreng kakanin at ang nanggigising na banda. Jose Carretero, ABS-CBN News. Pagtulong sa kapwa at sakripisyo. Ilan lamang po yan sa katangian na pinabalas ng Bulacan rescuers nitong kasagsagan o kasagsagan ng Bagyong Karding. Ang kanilang kabayanihan tampok po sa pagpapatrol ni Rod Maset. Namatay ang limang rescuers sa kasagsagan ng responde sa gitna ng Super Typhoon Karding. Limang miyembro ng Bulacan Rescue Team ang namatay sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karding. Pero nagpatuloy pa rin ang grupo sa kanilang misyon na tumulong sa kapwa anuman ang panahon. Kahit nawalan kami na ng lima, meron ba rin kami kahit papanong natulungan. Yung dulot po na saya at galak, no? Wala pong kapalit na halaga eh.
basta po nakatulong ka, nakita mo nakatulong ka, nakapagsalba ka ng buhay. Ang sarap po ng pakiramdam. Hindi ko po ma-explain, ma'am, pero ang saya-saya ko po. Puno rin ng pasasalamat ang ilan sa mga sinagip ng grupo nung tumaas ang baha sa San Miguel, Bulacan habang humahagpit ang bagyong Karding. Hindi ko makakalimutan yung araw na yun. Hanggang bumubulos ko yung tubig. Tapos makikita mo mga kotse, tinatangay na. Sabi ko, kung hindi kami marirescue agad doon, tataas pa na mataas yung tubig. Wala na. Wala na kami lahat doon. Ang kwento ng Bulacan Rescue Team ay patunay na may mga kapamilya tayo na misyon ang tumulong at magsakripisyo para sa kapwa Pilipino. Susunod, Bangko Sentral hinikayat ang mga ninong at ninang na ipasa ang aginaldo sa e-wallet ng inaanak imbis na mamahagi ng cash. Silipin ang mga bago at bigating programa ng ABS-CBN sa 2023. Tutok lang sa iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Nanindigan ang alkalde ng Malay-Aklan na hindi banta sa buhay ang mga sinasabing sinkhole na nakita ng Mines and Geosciences Bureau sa isla. May nais ding klaruhin ang ilang opisyal ng barangay doon. At live mo na Boracay, nagpapatrol Rafael Bosano. O Rafi, yan ba sa likod mo ay may mga butas din at gaano ito kalapit sa mga bahay? Oh, Karen, alam mo, normal naman talaga sa mga batong ganito na limestone na magkaroon ng butas. At kung titignan mo nga yung butas na yon, ay parang pwede na ito maging kuweba para sa mga maliliit na hayop. Ilang dipa lang mula dyan ay may mga bahay pero hindi ito ikinababahala ng mga residente dahil naniniwala sila na hindi naman ito nagdudulot ng peligro. Ang maliliit na butas sa mga bato sa ilang bahagi ng Boracay ay kabilang sa mga sinurvey at inireport ng Mines and Geosciences Bureau sa kanilang car subsidence hazard mapping noong 2018. Dito lumabas na nakakita ng 789 sinkholes at 534 na cave openings sa isla. Sa pag-iikot ng news team, kitang meron naman talagang butas ang mga bato, mapakomunidad man sa looban o sa mismong tabing dagat. May mga kalsada ring madaling bahain pag bumuhos ang malakas na ulan. Ang batong ito nga, kasya na ang maliit na hayop. Sa taas nito, may nakatirik pang bahay. Ang turistang si Aldo, hindi pamilyar sa balita tungkol sa mga sinkhole sa isla, kaya may panawagan siya. Kung sakaling totoong meron, di sana may warning sign doon para makapag-ingat lahat. I-survey po siguro ng gobyerno at tingnan ko ano yung mga peligro para sa mga turista. Normal naman ho ang sinkhole, kahit anong bansa meron din naman po talagang sinkhole, pero kailangan agapan talaga. Noon pa man, inirekomenda na ng MGB ang paglalagay ng signage sa lugar na may sinkhole o kuweba, lalo na kung maraming istruktura at tao ang nakatira malapit doon. Yun nga lang, may nais klaruhin ang barangay Manok-Manok sa rekomendasyong ito. Kapag po ba itong identified dati na 0.5 lang or 0.7, would it be safe from our end na maglagay tayo dyan, especially in populated areas? One, kasi it would scare off ang mga tao eh. Sabihin natin 0.5 meters lang pala yung depth ng sinkholes na na-identify. Sinkhole na na-identify sa area na yan. Maglalagay tayo ng caution signage. It will give such commotion na matatakot po yung tao. Kabilang din sa ibang rekomendasyon ay ang patuloy na pagmomonitor sa mga sinkhole at kuweba maging ng pagbaba ng lupa. Dapat ring iwasan ang labis na pag-iigib ng tubig sa mga lugar na may sinkhole para mabawasan ang posibilidad ng pagbaba o pagguho. Base sa listahan noong 2018, karamihan sa mga butas na naitala ng MGB, mas mababa sa 1 metro ang lalim. Kaya naniniwala si Malay Mayor Frolibar Bautista na ang mga butas na inireport ay hindi naman banta sa buhay. I don't think na hindi nila i-discuss yung kung retaining talaga yung sinkhole na yan. So kaya siguro na hindi yan na-discuss kasi hindi sa treatening. Base sa nakita ko mga reports at nagtanong-tanong naman sa mga engineers, normal naman daw kung may ang mga island na limestone talagang may mga butas.
Karen, ayon kay Mayor Frolibar Bautista, habang hinihintay nila na makipag-ugnayan ang MGB sa local government, ay babalikan nila yung ilan sa mga sinkholes na na-identify doon sa 2018 report para tignan kung ano na nga ba yung nagbago. Kumpiyansa si Mayor Bautista na wala naman talaga mga structure sa mga bahay na nakatayo sa ibabaw ng mga sinkholes, pero kung sakasakaling meron man ay ipapatawag niya yung may-ari ng mga structures o bahay na ito para nga makausap at mapag-aralan kung ano yung dapat na susunod na gagawin. Karen. Rafael, isang paglilinaw. Ang mga butas ba na nasa likod mo, itinuturing ba itong sinkhole? O ang sinkhole ba dapat nasa lupa ito, Rafael? Oo, Karen. Alam mo, ang sabi ni Mayor Bautista, lahat, maraming butas na nakita dito sa island ay sinama nila doon sa report noong 2018, kabilang na nga dyan ng mga kuweba at pati yung mga sea caves, yung mga nakikita mo pag ikaw ay nag-island hopping. Kaya itong 800 na ito, sa 2022 report, may 26 pa silang inaalam kung nasaan itong mga sinkholes ito. Pero yung mga maliliit na butas ay kasama dyan sa report na yan. Karen. Okay, kasi pag sinabing sinkhole, di ba, ibig sabihin pwede kang lumubog sa butas na yon. Pero kahit pala yung mga nandun sa likod mo na hindi sa lupa, sinkhole din yun. Oo, yun nga ang gustong maklarify din. No? Kaya talagang hinahantay ng local government na magbigay ng information, education, communication activity itong MGB para nga yung mga tao ay mabigyan ng karampatang impormasyon para nga malaman nila, kasi yun nga ang pagkakaintindi ng tao sa sinkhole, yung nasa lupa at bigla na lang guguho. Pero sabi naman din ng base din sa kanilang listahan, yung mga sinkhole na nakikita ay 0.2 to 0.5 meters. So napakababaw lang. Karen. Alright. Maraming salamat, Rafael Bosano. Tumangging magkomento ng Malacanang tungkol sa umano'y kumpulan ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may mga barkong pangisdang China malapit sa Eroqui Reef at Sabina Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa unang araw niya bilang bagong press briefer, hindi nagbigay ng pahayag ang dating TV host na si Daphne Osenia Paez sa issue. Ayon naman kay Office of the Press Secretary Officer in Charge, Undersecretary Cheloy Garafil, ibibigay niya sa media kung may pahayag na ang palasyo ukol dito. Samantala, nagpahayag ng suporta ang U.S. Department of State sa patuloy na panawagan sa China na respetuhin ang International Law of the Sea sa South China Sea. Ayon sa tagapagsalita na si Ned Price, na aabala na mga barko ng China sa lugar ang paghahanap buhay ng mga mangingisdang Pilipino at pagpapakita ito ng patuloy na pagbaliwala ng China sa iba pang South China Sea claimants. Iginiit naman ng China na wala itong ginagawa para magdulot ng sigalot sa pagitan nito at Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng embahada ng China na ang mga walang basehang akusasyon na nakasaad sa pahayag ng U.S. Department of State nitong December 19 ay pagtatangka para magkaroon ng gulo sa pagitan ng China at Pilipinas. Nanindigan ng China na mananatili ang pangkalahatang katatagan sa South China Sea at dahil kabilang ang dalawang bansa sa iisang Asian family, nanatiling magkaibigan ito sa mahabang panahon. Nanawagan ng embahada sa Amerika na itigil na ang umano'y paggamit sa issue ng South China Sea para maghasik ng gulo at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ngayong magpapasko, hinihikayat po ng Bangko Sentral na magbigay ng e-aginaldo o via e-wallet na lamang imbis na cash. May paalala naman po ang simbahan sa tunay na tungkulin ng mga ninong at ninang sa kanilang inaanak. Magpapatrol, Jackie Pascual. Kahit nagtaasan ang presyo ng bilihin, pinili ng ilang ninong at ninang na magregalo pa rin sa kanilang mga inaanak basta't pasok sa kanilang budget. Konting tipid katulad ng damit, kasi unang-una yung makita nila na may regalo sila para sa kanila. Pag maliit, mga ganyan, ano, ang binibigay ko yung makakapagpasaya sa kanila. Mag mga binata naman, medyo may bills na lang na binibigay ko cash. Pag medyo may edad naman, 200.
Kung pera ang ibibigay ng ninong o ninang, suhestyon ng Bangko Sentral, huwag na cash, kundi ipasa na lang sa e-wallet. The economy becomes more efficient and our costs higher, lower when people use more e-money. And it's also more environment friendly, right? Pero dahil tradisyon rin sa mga Pinoy ang mamigay ng malutong na bagong pera, handa rin ang BSP. Usually, we produce a lot more crispy money for the Christmas season. Yes, we're ready. May tip naman ang isang financial planner para sa mga ninong at ninang na naghihigpit ng sinturon. Kung gusto mo makatipid, ay yung regifting, yung mayroon kang natanggap na regalo na hindi mo naman gagamitin or hindi mo gusto, pwede mong i-regalo ulit sa iba yon. Basta, syempre, hindi personalized yung regalo, pwede yung service bilang isang regalo, no? Hindi natin kailangan maglabas ng pera. Yung service na alam mong makakatulong yung na hindi lang inaanak mo pero maski yung mga kaibigan mo. Pero paalala ng Simbahang Katolika, hindi sa material na bagay na susukat ang pagiging ninong o ninang. May mas mahalaga kaysa dun sa pagbibigay ng regalo, pagpasko o birthday. Yung ninong at ninang ay gabay nung batang binibinyagan sa pananampalataya. No? Kaya, more than anything else, no? Unang-una, kailangan yung ninong at ninang ay magandang halimbawa sa pananampalataya para dun sa bata. Dagdag ni Father Aris, ang pinakamahalagang papel ng mga ninong at ninang ay maging katuwang ng mga magulang sa pagpapalaki sa mga bata at hindi ang pag-aabot ng regalo tuwing Pasko. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Susunod, iba pa mga probinsya nagpasiklaban sa kanilang mga Christmas decorations. At pasabog ng phenomenal love team na Don Bell sa 2023. Alamin, yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Nakumpis ka ng pinagsanib na puwersa ng mga ahensya ng gobyerno ang mahigit sa 53 milyong pisong halaga ng mga umano'y smuggled na agricultural products. Ayon po sa Department of Agriculture, nakatanggap sila ng report kaugnay sa shipment na una nang dineklara na naglalaman ng steamed buns. Pero nang inspeksyonin, nadiskubre po na ang laman pala ng container vans ay dilaw at pulang sibuyas, frozen fish, tofu at frozen squid flour. Hinahanda na po ng Department of Agriculture ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 at Food Safety Act of 2013 laban sa mga umano'y misdeclared at misclassified na shipment. Sa gitna ng paghahanda sa selebrasyon ng Pasko, pinaalala sa publiko na alagaan at huwag baliwalain ang mga lolo't lola. Ayon po kasi sa Department of Social Welfare and Development, dumarami ang mga abandonadong senior citizens. Nagpapatrol, Sherian Torres. Sayawan ang karaniwang paraan ng pag-exercise ng mga senior citizens sa bahay aruga sa Quezon City. Marami sa mga lolo't lola matagal na nirahan sa kalsada, lalo't wala ng kamag-anak na kukup-kup sa kanila. Isa sa kanila ang 66 years old na si Tatay Al. Matindi na ang kanyang rayuma at halos hindi na makarinig. Ilang dekada siya nagtrabaho para sa pamilya bilang street sweeper. Yung bago ko dinala sa ospital, dinala ko sa hipag ko.
ayaw na kong tanggapin ang hipag ko. Hindi na ako kaya alagaan. Eh, mapamangkin ko, alagaan ako. Eh, lang, tinago ng nanay. Eh, ginang barangay. Hindi na ako din sa ospital. Halos gulay naman na si Nanay Billy nang kunin ang bahay aruga mula sa ospital. Wala rin kaanak na nagbabantay sa kanya. Hanggang ngayon, hindi masabi ni Nanay Billy kung ano ang nangyari sa kanya. Pero ang natatandaan niya, nasa Amerika ang dalawa niyang kapatid. Nasaan yung mga kamag-anak niyo? Niwan ko lang. Mahahanap ko rin yan. Pero kung hindi naman ako nagsalbahe. Buutan naman ako eh. Pero kung halimbawa po na ano, gusto niyo umuwi rin sa bahay niyo? Natural. Namimiss ko nung mga kapatid ko eh. Ilan po ba kapatid? Lima, apat. Mga anak at apo naman ang pinagdarasal na makita muli ng 83 years old na si Nanay Nida na ilang dekadang nagkasambahay para buhayin ng pamilya. Sinabihan lang siya ng mga anak niya na papasok sila sa trabaho at pagkatapos ay susunduin siya. Kaya hanggang ngayon, hinihintay niya pa rin ang pangako ng mga anak. Ito ba't tawag ako na lagi na lang sa kanya? Ano ba may kailangan ka? Ano ba may problema ka? Siya na tinatawagan ko. Aminado ang Department of Social Welfare and Development, dumarami ang mga abandonadong senior citizen na kung hindi namamalimos sa kalsada na nakatira. Ayon sa ahensya, tulong pinansyal at matutuluyan lang ang kayang ibigay ng gobyerno, pero hindi ang kalinga ng isang pamilya. Kung magkakaroon nga ng batas, ano po, na talagang maglalayon, magmamandate po ano, sa kaanak na pangalagaan yung kanilang mga senior citizen. Sa tingin ko, yun yung the best reward kasi lahat naman tayo, hindi tayo makakarating kung nasan tayo ngayon kung wala po yung ating mga senior citizen noon. Maging ang National Commission for Senior Citizens, pagmamahal din sa mga nakatatanda lalo na ngayong Pasko ang ipinapakiusap sa bawat pamilya. 20 taon mula ngayon, ang kasalukuyang bilang ng senior citizen sa bansa na nasa 9.2 million, nakikinita na aabot sa 24 million. At sa pagkakataon na ito, sabi ng National Commission for Senior Citizens, ang dapat hindi lang handa na mag-alaga, kundi kumalinga rin sa mga senior citizens mula sa pamayanan, sa gobyerno, at lalo't higit sa kani-kanilang mga pamilya. Sherian Torres, ABS-CBN News. Ibinasilip ng ABS-CBN ang mga dekalibring serye, world-class na pelikula at mga bigating tambalan na dapat abangan sa 2023. Isa sa mga pasabog ang kauna-unahang teleserye ng phenomenal love team na Don Bell, silipin yan sa pagpapatrol ni Ganiel Krishnan. Kaya, kakayanin. Gagawin ko kahit ano. Ready na ba kayo? Umpisa pa lang ng 2023, maghihiganti na si Janine Gutierrez para sa kanyang inang gagampanan ng internationally acclaimed actress Dolly De Leon. Ito ang Dirty Linen, powerhouse and cast sa pangunguna ni Nazanjo Marudo, Francine Diaz at Seth Fidelin na mapapanood simula Enero. Star-studded din ang lineup ng Lin Lang. Ito ang magsisilbing television comeback ng nag-iisang Maricel Soriano. Makakaeksena ng Diamond Star sina Paolo Avellino, JM De Guzman at Kim Chiu. Para sa mga young at heart, handa nang magpakilig sa 2023 sina Marcus Patterson, Jada Avanzado at Aljan Mendoza sa I1TFC Youth Series na Teen Clash. Magta-transform naman si Andrea Brillantes sa Drag You and Me, kasama sina JC Alcantara, Christian Bables, Romnick Sarmienta, Khaled Karen Davila, at real-life drag queens Brigiding, Vinyas Deluxe, at Precious Paula Nicole. Pagdating sa pelikula, magtatambal for the first time sina Carlo Aquino at Metro Manila Film Festival Best Actress Charlie Dizon. Pinamagatang Love on a Budget, iikot ang kwento sa pag-ibig at mga hamon sa buhay. Kasado na rin ang mga bigating comeback ng I Can See Your Voice nila Luis Manzano. At ang inaabangang panibagong season ng The Voice Kids. Makakasama ni Rock Royalty Bamboo ang mga bagong judges na sina Concert King Martin Rivera at Asia's Soul Supreme KZ Tandingan. Pangungunahan din ng ABS-CBN ang selebrasyon ng 60th anniversary ni Star for All Seasons, Vilma Santos. Isa ng international series na inaabangan ang paghahasik ng lagim ng Katleya Killer,
tampok si award-winning actor Arjo Ataide. I like you. Fresh mula sa tagumpay ng An Inconvenient Love at Hints Into Her, bibida naman sa wakas ang phenomenal love team na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa kanilang kauna-unahang teleseryeng Can't Buy Me Love. Iinit din ang primetime viewing ng bawat Pilipino sa pagsasama ni Coco Martin, Lovey Po at Chara Santos sa inaabangang FPJ's Batang Quiapo. Sa paglatag ng mga dekalibreng programa para sa bagong taon, nananatili ang panata ng ABS-CBN na magpasaya ng mga Pilipino saan man sa mundo. Genio Krishnan, ABS-CBN News. Nagpapasalamat po kami sa mahusay na CDGC Choral na may Christmas concert sa December 22 sa Binakayan, Kawit, Cavite. Salamat din po sa Our Lady of Fatima Church, Kawit, Cavite. Thank you po. Yay. Merry Christmas. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Alvin L. Chico. At 5 days na lang, Pasko na po. Ako naman po si Karen Davila. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat po kaming maglilingkod. Ako po si Henry Umaga Diaz. Maraming salamat po at magandang gabi.